Kaprinters, magandang araw sa inyo dyan and welcome to my channel, Serton Prince. Once again, this is Serton. Nagbabalik at mag-tutorials na naman tayo. If this is your first time sa channel ko na ito, click nyo lang po yung subscribe button together with the notification bell, syempre, para laging updated sa mga next tutorial videos natin. Okay? Shoutouts tayo. Ang tagal din eh. Okay, shoutouts. Big shout out to Sir Amado Junior Pancho. Okay, kung tama yung pagkabasa ka. Hi Sir, morning po, shout out. Next video, AMP Studio from Puerto Princesa, Palawan. Sir Amado Junior Pancho. Big shout out sa inyo, Sir. Okay. Next, big shout out to Sir Kenneth Season. Okay. Paano daw pag walang malaking channel yung substitute? joke lang. No? Shout out daw sa malapit na tutorials. Sir Kenneth Season, big shout out. Okay. Next, we have Ma'am Angeli Magana. Big shout out, Ma'am Angeli Magana. Okay, from Angie's Printing Services. Okay, graphic artist din siya. So, kung gusto niyo magpagawa ng commission designs, pwede niyo siyang kontakin. No? Big shout out, Ma'am Angeli Magana. Okay? Next, big shout out to Sir Jay Delphin. Okay? Pa-shout out next video. Watching from Dubai, UAE. Wow, malayo-layo. Sir, ingat kayo dyan. Big shout out, Sir Jay Delphin. Okay? Next, big shout out to Sir Chooks TV. Parang ano to? Parang Sir Chooks ha. Sir, pa-shout out next video or next vlog. Okay? Sir Chooksy Printing House. O, yun yung pangalan ng shop nila. Okay? Big shout out sa Chooks TV of Chooksy Printing House. Next, big shout out to Ma'am Shaina or Shaina Pagkaliwagan. Okay? Bago matulog, pinapanood. thank you. Okay, maraming salamat po. Okay, na-appreciate ko yung pag-share nyo ng experience and knowledge. God bless you, Sir Tor. Maraming salamat po, Ma'am Shaina. Big shout out po sa inyo. Okay? Next, big shout out to Sir Jeffrey Punzalan of DBP Graphic Service from Castillejos, Zambales. Okay? Napapanood daw lahat ng video. Approve! Oh, approve tayo dyan. Waiting sa part 2 ng sublimation to white vinyl. Okay. So, big shout out Sir Jeffrey Punzalan of DBP Graphic Service. Next, big shout out to Sir Michael Oltiveros. Okay? Shout out next video, M&M Digital Printing. Sir Michael Oltiveros, big shout out po. Okay? Thank you, God bless. God bless din, sir. Approve tayo dyan. And then next, big shout out to Sir Ray Lin. Okay? Sabi niya dyan, ito gusto ko share to ni Prince, masipag mag-reply. Nataon lang, pag hindi tayo busy, nagre-reply tayo agad kasi sulyap-sulyap lang tayo sa cellphone. Pag may mga projects, siyempre, kailangan natin i-rush yung mga yun. Okay? Oh, shout out na rin daw kay Ma'am Lynn Buena. Ayan, so big shout out Sir Raylin and to Ma'am Lynn Buena. Okay? Proof! And then last for this video, big shout out to, well, hindi ako sure eh, kung lalaki o babae, stress out buddies, nakalagay dyan. Pa-shout out Sir Ton, Printiro of Bulacan. Yun yung store name siguro, Printiro of Bulacan. Okay? Stress out buddies, big shout out sa inyo, sir or ma'am. God bless. Approved! Yan. So, yun lang muna, no?
nung unti-unti natin at talagang marami nakapila. By the way po, no, pasensya na hindi ako kagad nakapag-vlog lately. Kasi alam nyo naman, nagkasunod-sunod yung gawa. At the same time, inasikaso namin yung dating nung ating cotton spandex, no? So, meron na tayong bulk supplies ngayon. Yay! So, mga hindi pa nakakakuha, ay ano pang hinihintay nyo? Ayan, ang details. Okay? Message nyo ako, PM nyo ako, o kaya meron din naman kami sa Shopee account. Lalo na doon sa mga malalayo, syempre, mas mapapamura po ang shipping ninyo. Okay? So, please support yung ating cotton spandex na white. Okay? Marami tayong stocks na. Approved! Okay. Now, anong gagawin natin? Ito, tuloy pa rin yung mga questions sa akin. Diba, nabanggit na natin yung iba pang videos nung nakaraan na pwede nyong mapanood regarding sa pag-i-edit ng mga printouts nyo. Now, isa sa mga common questions ulit, follow-up, kasi meron tayong video ng reddish, di ba? Ayan, ayan, papakita ko. Yan. Yung video na yan, ang tinutukoy niyan or yung nakafocus siya dun sa printout nyo, paano kung mapula, reddish siya, o kaya bluish, kaya yellowish yung printout. So, may i-adjust ka lang dun sa CMY na adjustment sa printer, no? From cyan, magenta, at saka yellow. So, panoorin nyo yung video na yan. Now, supporting documents, tawag doon. O ito, makakadagdag, no? Kasi may problem din na madilim ang print. Okay, dark siya masyado. Na-adjust mo na yung cyan, magenta, yellow. Pero ang lumalabas sa image mo is dark. Okay? Parang pinatayan ng ilaw na nagpipicture. Okay, so yun ang gagawin natin ngayon. Ano yung discarte ko? No, pinakasimpleng discarte ko. Pag ang binigay ng kliyente is dark image, okay, paano siya mabilis na ilalighten? Lighten up. Okay? Well, nababasa ko kasi sa ibang groups, sa ibang mga ano, pinapa-adjust yung brightness at yung contrast. Okay naman yon, okay? Kaya lang, titimplahin mo. Okay? Kasi hindi lang basta mag-adjust ka ng brightness, bright na siya. Adjust ka contrast, magdidim siya ng konti, no? Yung discarte kong ginagawa, pinakasimple sa tingin ko at pinakamabilis. Na makikita mo kagad sa monitor pa lang, no? Makikita mo kagad yung pagkakaiba, no? Liliwanag kagad siya o didilim siya. Okay? Yun ang gawin natin ngayon. So, alam ko nahihirapan na kayo. Paulit-ulit may nagtatanong sa akin. Tara, let's tirahin natin. Probe! Okay, let's start with this file, no? Meron tayong image naka-ready. Try to open ko muna para makita. Now, as you can see, napakadilim. Okay? Napaka-dark nung image. Okay? Oh, zoom in ko, ah. Yan, oh. Toasted, eh. Sunog na, tostado. Okay? Hindi mo ma-distinguish kung sino. Okay, oh. Paano gagawin natin dyan? Close ko muna ulit. Okay. I'm not sure kung parehas tayo or meron kayong ganitong function, ha. So, tututok ko yung cursor sa picture. Right-click. Tapos, meron tayo dyan. Ayan, no? Open with. Iseselect ko yung Office, okay? 2010. I'm not sure kung meron kayo niya, ha? Pakihanap na lang or pakicheck kung parehas tayong ginagamit. So, once this one is open, okay? Meron tayong function sa itaas. Ang ginagamit naman dyan ay, ayun, no? Edit. Okay? Once you click that, on the right side, okay, meron dyan yun, brightness and contrast, pero ang i-adjust natin is actually the mid-tone. Yan. Okay? So, paano bang adjustment niya? Pag mababa ang value, okay, halimbawa, ano, sample, ha,
i-set natin ng, let's say, negative muna yung value. Okay? Yan o, mas naging darker yung image. Napansin nyo ba? Nakita nyo? Balta natin. Okay. Yan. O, yan o. Negative ulit. So, ibig sabihin, pag mas mababa yung value, mas negative ang nilalagay mo, mas magda-darker siya. Pero pag positive, yan, bawa, pag positive yung value, yan, medyo lumiliwanag. Medyo nagla-lighten up siya. Nawawala yung pagiging dark ng image. And, ang kagandahan dito, as a whole, okay, hindi lang yung muka, hindi lang yung katawan, yung buong image mismo ang nagda-lighten up at nagda-darken up. So, dito nyo lalaruin yan by 10. Okay, ang adjustments na ginagawa ko madalas. Okay, 10, 20, 30, 40. So, dito pa lang, makikita mo na kagad kung magla-lighten up ba siya or magba-brighten up. Okay? So, ganyan siya kasimple ngayon ginagawa. Now, ikaw ngayon ang mag-check kung sa tingin mo okay na yung value. Pero for example, ito, isa-set natin, no? Isa-isa. Ilagay ko muna 10. File. Save as. Okay? Para lang matesting natin, no? Isa-set ko yung value. Halimbawa, pangalan ko, let's say, number 10 lang muna. Save. So, meron na akong pangalawang picture file. O, gawin ko namang 20. Gagawin kasi natin, itetest natin yung bawat image, no? Para makita natin. So, save as collect. 20 naman. Tapos, palit ulit. 30. And then, palit ulit. 40. Para lang ano, marami tayong pagpipilian mamaya. Tapos 50. Okay, last na siguro na 50. Ano, magiging ano na siya eh, light na siya eh. Okay? So naka-save na lahat, no, ng files natin with a different mid-tone value. Now, okay, close ko muna 'to. Close yung original image pero hindi ko isa-save. Don't save para retain yung original image, no? Ay magagamit tayo for comparison. So these are the files, 10, 20, 30, 40, 50 tsaka yung original. Okay. Now, pinakamadali yan para sa akin, magbubukas ako ng Word doc. Okay? So open ako Word document. Tapos insert tayo ng image. Of course. Abay, teka, ano muna, page, ano bang page setup nito? Naka A4 naman, okay. So, para sakto lang. So, insert tayo image, insert picture. Pwedeng ang gawin nyo kasi dyan, sabay-sabay nyo i-insert. Pwedeng ganyan. Yan, no? Actually, dito pala, makikita mo na yung light at yung dark. Diba? Yan, no? Kitang-kita na kagad eh. Na kaya lang baka malito ka, hindi mo alam kung ano yung particular value. So pwedeng teka, tanggalin muna natin. Say natin, lalagyan natin. No, it's up to you kung paano ang discarding yung gustong gawin. Pwede mong paisa-isa yung paglagay. Ganyan. Tapos lalagyan mo siya ng text. Okay? O kaya insert ka another, paisa-isa. No, ikaw na bahala magpuesto. Saan ba si 10, si 20, si 30, no? It's up to you. Okay. Pwede rin na halimbawa ilagay ko yung starting ko si original, no? O, para ma-move ko ng pwesto to, syempre hindi ko yung maida-drag. Right click ako ng wrap behind text, no? Adjust ko lang siya. Yan. Tapos you can add a text, no? I-type mo na lang kung anong value siya, kung ano yung nakalagay. Bawa, this one is an original image or original design. Lalagyan mo lang siya ng label or ng tag para lang aware ka. Okay? So, iba-ibang diskarte pwede mong gawin. Okay? Since for testing lang ito. Okay? So, ayan. Halimbawa, add-alit ako ng panibagong image. This is the number 10. No? So, ganun ulit. Adjust ko siya. Tapos lalagyan ko ng text. Ito medyo
medyo tedious lang, medyo matrabaho sa simula. Oh, now, depende na sa inyo, sabi ko nga, kung paano ang gusto mong diskarte. Now, para sa akin, para mabilis ito, no, mapadali, siguro gamit na lang ako ng ano, ng text box. Mas madali ito, eh, text box, eh, isa-isa. Kaysa ganito na ano, itatab mo, etc., etc. Kung mas mabilis yung diskarte nyong sa tingin nyo ay mapapadali, you go with that. Pero sa akin siguro, igagamitan ko na lang to ng text box. Saan na ba yun? Ayun, text. Simple text box lang. Lagay ko pangalan niya. Original file. O yung original, no? Ilalagay ko lang yung tag dun sa image itself. Drag ko na lang yan dun sa gilid. Ayan. Okay? So, tapusin ko yung files lahat. Lalagyan ko muna lahat to ng labels para madali nating madidistinguish which is which, no? So from the original to 10, 20, 30, 40 and 50 lalagyan ko ng labels. Okay? Standby. Now, kapag ready na yung file mo for printing, ay control P na tayo, tapos select tayo ng printer. This one, I'm going to use my L1800 for sublimation. And then, plain paper high lang ako. More options, syempre, naka-mirror tayo. Ah, tika, naka-ano pala to. Ay, automatic ko lang yung color correction. No? Automatic lang yan. Tapos mirror, of course. Huwag niyong gagamitin si high speed para iwas tayo sa guhit-guhit, no? So check ulit, plain paper high. Okay na. Oh, di solve. Tapos print na. This is just to check, okay? Test print tayo. Game. Approve. Okay, so hintayin na lang natin itong matapos ng printing. Ano, makikita nyo naman dito pa lang sa printout, no? Ma-distinguish mo na alin yung malinaw, tsaka alin yung, or kumbaga madilim, at tsaka yung maliwanag. Okay, so dali natin ito ngayon sa heat press. Check natin kung makikita natin yung variation, no, kanilang designs, no? Medyo malabo lang. Okay, standby, punta tayo sa heat press. Okay, dito naman sa heat press natin, syempre, sublimation gagamitin. Sinet up ko na to 200 degrees by 20 seconds, no? Now, for the testing, para lang makita natin yung actual na design niyan or yung kalalabasan, syempre, gamit tayo ng micro twill para puting-puti yung tela. Madali siyang makita o ma-distinguish kagad yung design natin, no? I would suggest na rin sa lahat ng gagamitan nyo ng, o lahat ng iti-test print nyo, syempre, micro twill ka muna para mura lang yung materials. Pero yung actual print shop, dapat meron kang actual bawa kung sa t-shirt, mag-extra ka ng t-shirt para dun mo ipipress yung design itself, no? So, pre-press tayo. Again, 5 seconds. Okay. Then, i-place natin yung design natin. Lagay natin dito. Check natin kung ano ang results, no? So, this is 20 second press. Ganyan lang palagi. Test print ka muna bago nyo i-run yung production. Tapos, syempre, ipapa-approve mo muna kay kliyente
para hindi naman magkaroon ng problema, magkasisihan bandang dulo. Okay? Mainit. Yod. Ano? Ubos yung ink. Yung print out, ano, dito pa lang eh. Kita mo na kagad yung alin yung malinaw, alin yung ayun, maliwanag at saka madilim. No? Ilalapit natin doon, balik tayo doon sa ano, sa ating conference room. Ay, conference room. Doon tayo sa ano, computer room. Tambay! Okay, as a result, eto na nga siya. Ano, makikita nyo naman, lalapit ko ah. Ayan o. So, this is the original na napakadilim. Okay? Ito yung in-adjust natin 10, 20, 30, 40, 50. Okay? So as you go higher dun sa value nung mito na positive, nagiging light na siya, oh. Ayan, oh. So ayan, pagaling. So dito, ang acceptable sa akin, ha? Sa tingin ko, ang acceptable sa akin is yung 50. On this case, no? Dun sa image na ito. Okay, acceptable na sa akin yung 50. Maliwanag na siya. Unlike nung original natin. Ang dilim mo, di mo nga makita eh. Oh, unlike ito, itong 50. Ayan o. Okay? So yun yung kagandahan ng mabilisang pag-a-adjust ng mid-tone. I'm not sure kung parehas tayo ng gamit kasi dito meron, yun nga, na-open ko siya sa Office 10. Okay, 2010. Tama ba? Basta ganun. Check nyo na lang din kung applicable sa inyo, sa unit nyo, yung ganung setup, no? Para, pero sa akin, ito lang yung pinakamadali at pinakamabilis na makikita mo kagad kung ano yung kalalabasan niya sa actual. Okay, para hindi ka na naglalaro dun sa brightness, contrast, etc. Na kung ang tirada mo sa Photoshop, halimbawa sa Photoshop mo siya gagawin, bago mo ilagay, di ba mag-open ka ng Photoshop, bago mo i-place yung image dun sa Photoshop itself for editing, pwede naman yan, gawin mo na kagad yung ginawa natin, palitan mo na kagad yung mid-tone niya bago mo siya ipasok ng Photoshop. Okay? Yun yung pinakamadali para sa akin. I'm not sure with the, sa inyo, no, pwede nyong gawin or kung meron kayong ibang tirada dyan, diskarte, pwede nyong paghaluin, no, pagsabayin. So, ito na siya. Yan. So, kitang-kita, no, as a result, mabilis, madali, at napakahusay. No? Hindi ka na mahihirapan magtimpla. I-adjust mo na lang yung mid-tone. Okay, para as a whole, yung picture or yung image, magla-lighten up or magda-darken up. Okay? May natutunan na naman kayo. Approve! Simpleng-simple, di ba? Siyempre, doon tayo sa pinakamadali. Huwag na natin pahirapin yan. Ba't mo pahirapin? The same lang naman ang resulta. Okay? Approve tayo dyan. Solve na solve, di ba? Once again, sana may natutunan kayo. Ganun lang kasimple. Sabi sa inyo, dali-dali lang yan eh. Okay? Kung may questions pa, follow up, PM nyo ako, alam nyo naman, no? Emerton Palanas, FB ko, tapos chat nyo na lang din, i-comment nyo dyan sa baba kung meron pa kayong ibang gustong tanong or i-clarify. O lalo na sa mga magre-request ng tutorials, no? Mahaba pa yung listahan natin. Okay, again, remind ko, yung mga gusto pang mag-avail nung ating cotton spandex o flash kulit. Ayan. Available po palagi ang ating cotton spandex, no, white. Very good for sublimation, no? Para dun sa mga mag-inquire, PM nyo lang din ako. Gustong makakita kung paano piniprint yung video natin, no, yung meron dyan na pag-apply nung paano i-print at hindi kailangan ng sublicoating. May mga nagtatanong, sir, kailangan ba ng sublicoating nung cotton spandex? Hindi po kailangan ng sublicoating. Okay?
direct print ka na kagad sa bleed. Wala ka nang po problema. No? Approve na approve yan, pasado sa wash test, pasado sa print test, stretch test, lahat ng test. Huwag nyo lang susunugin. Okay? May ano yan, may settings na na tama para sa heat press na ginagamit nyo. Magkakaiba tayong heat press, syempre magkakaiba tayo ng setting para dyan. Okay? So yan, available lagi ang cotton spandex natin by Certon Prints! No? So maraming salamat po sa mga viewers, subscribers. Standby sa mga next videos. Once again, this is Certon. Sana may natutunan kayo. Kung di ka pa subscriber, click mo na kagad yung subscribe button together with the notification bell para laging updated sa mga next tutorial videos natin. Thank you. God bless. Bye-bye. Ingat. Thank you.